Yeah, fly out today. Yeah, my brother from New Zealand. Are you speaking to someone? No. Oh, that's not recording. Yeah. You always video, right? Yeah. Good morning, everyone. I'm here with my mates, Type. Oh, Jay. Put the phone number? Yeah, okay. Ang magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na to ay mamimit natin yung ano, yung mga Filipino community dito sa Queensland kasi may Christmas party. Kaya ay papakita ko sa inyo yung Filipino community sa ano, sa Queensland. At bago yan, may presentation pala kami ng sayaw kaya parang na-pressure ako kasi karating ko lang galing sa mining tapos matagal na silang magpa-practice. Ilang ngayon yung mismong presentation tapos ngayon pa ako magpa-practice, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya mag-practice muna tayo. Mamaya magpapasaway tayo kahit mali-mali. Okay lang yan. Kaya yun. So nandito na ako sa ano, sa venue. Tapos naaagahan ng konti para yun, makakatulong. Ngayon maghakot muna ako ng ano, mga chairs para upuan sa mga participants. Tingnan nyo ang galing, oh. Pwedeng gawin din sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas mano-mano siyang binubuhat, eh. Ito, mayroon palang trolley na ganito naka-design, oh. Tapos naka-ano siya, may parang kaos siya na takalang doon tapos mabubuhat na niya yung ano, yung mga upuan. Tapos may apat na gulong, galing. Tapos ayan, hihilain lang. Medyo magaan na siya kahit mga 20 pirasong upuan. Yung participants kasi ngayon daw mga mahigit 120. Buti na lang napaaga ako para tulungan ko sila. Yan. Ano pala to, Couples for Christ. Kasi kami ng asawa ko, member ng Couples for Christ. Tapos yung mga taong maaga dito, kami yung mag-aayos. Dati kasi sa south side, ngayon sa north side ang ano, venue. So, karating lang namin lahat, tapos mag-aayos pa kami venue. Hello! Hello sis! Hello bro! Hello! Tapos nandiyan na yung mga Couples for Christ na participants. Dumating na yung iba. Magsisimula siguro mga alas 11. Sa ngayon nasa mga alas 9:45 pa. Kaya may dalawang oras pa. Wala namang ganong ayusin. Kasi mga pagkain nandiyan na. Tsaka guys, mayroong litson. Parang mapalaban ako sa litson ito. Tataas na yung dugo. Yan. Yan guys, oh. Tingnan nyo, kinuha ko lang yung upuan tapos itutumba ko ng ganun para kakalang yung pangalawang gulong sa likod yan. Tapos sandali, hihilain mo lang, pwedeng i-push mo rin. Pero dahil may kamera ako, hihilain ko na lang. Yan. Tapos hindi ka mapapagod. Parang simple lang yung pagbubuhat mo. Yan. Ang galing. Patay ako nito. Kasi may presentation kami na sayaw. Wala pa akong practice. Oh, nag-practice ako kagabi 15 minutes. Yun lang. Eh, nahihiya ako nito kasi sila nagpa-practice na ng ano. Mamaya madadamay ko sila, mali-mali ang ganda ng presentation nila tapos madadamay ko sila. Ayan. Ang busy yung mga couples. Okay. Bale. Sis, excuse me. Kaya pagkain niya lahat ng doon. Okay.
Excuse baby. Excuse me. Ito yung kakalan sa loob ng likuran ng upuan. Tapos ito naman mag parang maghahawak. Parang improvise lang siya eh. Improvise lang siya na ano, na trolley. Tapos ang galing. Lima pala gulong. May gulong dito isa. Tapos may gulong sa gitna na malaki. Tapos may dalawang gulong dito sa likod. So pag nakakalang na yung upuan dyan, igaganon mo lang. Ganyan. Tapos yan, hihilain mo lang. Ganyan. Ang galing. Galing yung trolley na to. Yung mapagaan. Dapat yung mga hotel sa Pilipinas or sa kung saan man, gagamit ng ganito. Kasi nung nasa Pilipinas pa ako, mano-mano kaming binubuhat, ay pinatumpatong namin ng 5 piraso, 8 piraso, mabigat na yun eh. Pero ito, sobrang dali lang. 20 chairs, kayang-kaya eh. Isang ano lang. Tapos kahit isang tao lang magbubuhat. Gaya nito, oh. Hihilain ko lang ngayon. Ganyan. Ganyan, oh. Tapos, ipupos ko lang yung trolley. Yan, oh. Ipupos ko yung trolley, ha. Tapos, sa likuran ako dadaan. Yan. Tapos, igaganon ko lang. Ipapasok ko yung parang kahoy sa gitna. Tapos, yan. Pasok na siya. Tapos, hilain ko, hawakan ko lang dito, sabay tumba, tapos itumba din yung trolley. Yan. Yan. Nakapatong na siya. Yan. Oh, tapos yung dalawang gulong sa likod, siya ang nagbabalance, you know. No. Galing. Tapos, yun, hila na. Galing ng idea ko. Sobrang very useful. To make the work easy. Kasi dito sa Australia, sobrang ano sila sa safety. Lalo na yung spine. Talagang iniingatan nila. Yan nga sa Pilipinas, maraming kargador. Gaya ako, kargador ako dati. Naka-experience ako dyan sa Manila eh. Naka-experience ako ng cargo forwarders. Hindi ko pa alam yung proper technique ng techniques ng lifting. Eh dito sa Australia, nung nagtrabaho ako sa mining, sobrang stricto sa safety. Meron kaming training sa proper lifting. Kaya yun, natututo ako. Kailangan straight yung back, tapos pagtayo mo, straight din. Tapos bend your knee. Tapos guys, dito sa Filipino community, lalong-lalo na sa Couples for Christ, tulong-tulong yung mga Pilipino dito. Kahit hindi sila member ng Couples for Christ, tinutulungan, lalong-lalo na pag may bagong salta dito sa Australia galing sa Pilipinas. Pag nakilala nila na ano, na bago lang, tapos minsan tulungan na maghanap ng trabaho. Gaya ng misis ko dati, galing siyang Dubai. Tapos naghahanap siya ng trabaho. Tapos kinontak namin yung Couples for Christ. Tapos nagkataong yun, nakilala namin yung mga sister na kulang nag-hire yung company nila. Yun, pinasok yung, bali pina-apply yung misis ko. Natanggap sa bangko, sa ENZ. Kaya yun, maraming tulong din. Kaya hindi naman sa ano yun, na member ka, pwede kang tulungan. Basta kapwa Pilipino dito nagtutulungan. Kaya maganda. Maganda dito sa ano. Tapos guys, next time pala, itatalakay ko sa inyo kung bakit Brisbane ang pinipili na pinupuntahan ng mga estudyante. Bakit dito sila gustong mag-aral. Kasi i-explain ko sa inyo kung bakit. Sa next na video ko, pero dito itutok mga tayo dito sa ano,
sa activities namin ng Couples for Christ. Ayan. Mayroon pa rin yung nakikita ang litson dito. Tignan mo, may litson dito. Yan o. Blood. Yan o. Si Brother Lindon from Cebu. Brother mo yan, bro? Hey, ikaw. Ako. Hey, video yan, bro. Video. Oh, video. Akala ko nag-lag. Yan o, dito sa Australia may litson. Yung naglalaway na tuloy. Bunting. Yan yung itong yung iba may alam si hanggang tinatsap na. Mayat-mayat magsimula na kami ng program siguro mga 20 minutes. Thank you.